naman sa pagkawala ng dalaga na si Jubilin Galieno. Marami ngayon ang naging bal dahil sa naging matapang na revelasyon ngayon ni Sir Tommy Abili ng Bigwa Station, na kung saan isiniwalat nga nito sa publiko ang isang reporter na di umano'y sangkot sa pagkawala ng dalaga na si Jubilin Galieno. Dahil pilit daw tinatakpan ng reporter na ito ang mga tao na nasa likod ng pagkawala ni Jubilin Galieno. Kaya naman galit na galit si Tommy Abili habang binabatikos ang reporter na ito sa kabilang station. Narito at pakinggan ang naging buong pahayag ni Sir Tommy Abili ng Bigwa Station. Brito, karamihan, hindi ko nila lahat, karamihan sa mga mamamahayag, kinukontrol ng ilang tao. Kaya pati balita, tinitwist, binabago. Kaya tuloy ang mga tao na imulat sa kanilang kaisipan, maling pagbubukas. Pasalamat nga po, nakuha ko na apelyasyon ni Palawan. Kaya kinuha ko talaga dahil nung mapanood namin sa YouTube na yung may addict na broadcaster dito, gusto naming linisin ang larangan. Nakakahiya. Pero ngayon nagbo-broadcast pa. Diba? Walang delikadisa ang tawag noon. Big Boss. Walang isang himpilang walang delikadisa. Broadcaster addict. Tapos pati pag-procedure ng pamamahayag nila, tama ba yung lulusubin mo? Masaktan na kayo kung masaktan. Yan ang trabaho ninyo. Alam namin yan. Kunyari, hindi namin alam. Nasyonal po kami. Alam po namin ang trabaho ninyo. Sa totoo lang sa nasyonal, pag oras na ang topic mo'y pinaabot mo ng isang linggo, nag-aantay ka ng ariglo. Yan ang totoo. Kung transparent ka, isang araw lang yung isang isyuhan lang yan. Hindi yung ganun. Mayroong paluap, pero yung sabi araw-arawin, alam ko na ang inyong mga procedure dito. Big Boss! Tapos pag oras na naka-interview kayo, papatanaw ninyo ng utang na loob? Ngayon, ito kay Jubilin. Sino ngayon ang ating pag-iinalaan? Yung opisyal ng pulis na may gusto umano kay Jubilin? O yung isang politiko na sinasabing may ari ng sidan? O yung isang negosyante na isa o manong Chinese? Ang kawawa dito, yung ginawan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Big Boss! Kaya dapat sa mga kapulisan na ito, kapag natuklasan at lumabas ang katotohanan, tandaan lamang ninyo, walang usok na hindi lalabas. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi porket ang mga tao na yan ay naninirahan sa basurahan, ay ganun na lang ninyo yuyurakan ang karapatan niyan. Mga pisti kay sa lipunan. Hindi porket nandiyan lang sila nakatira. Alam niyo, ang isang ordinaryong tao, makikita mo nanginginig sa sobrang takot. Kayong mga kapulisan, nung mag-aral kayo, itinuro sa inyo kung paano protektahan ang mamamayan. Hindi para tugisin at parusahan ang isang ordinaryong mamamayan. Big Boss! Naubos ang boses ko dito. Basahin nga natin muna yung mga nanonood ngayon. Galing kay Jerry Bell, Idol. AO, balita sa disqualification case ni Byron. Kunting antay. Kunting antay lang. Ato, Fatima address. Tama. Big Boss! Antonio Casiano Vintorillo. Tama po kayo, Idol. Big Boss! Okay.
at hindi na ipinagpatuloy ang pagvivigil. Bakit? Nababanaat pa ba sa kanilang mga mukha ngayon na mayroong lungkot? O baka naman, nagtatanong lang po kami, baka mamaya mayroon na kayong communication kay Jubilin. Makonsensya din kayo. Yung taong ginamit para parusahan. Baka dumating ang panahon bumigay ang kaisipan. Pati magulang, kadugogin ninyo yan. Baka mamaya, pati yung magulang, nadidepress sa kagagawan. Kailangan pa ba may magsakripisyo para lang lumusot at para lang pagtakban? Diba? Makukonsensya kayo. Kayo yung magkakamag-anak. Ako mismo hindi maniniwala na yung suspect ngayon na nakakulong, iyan ang pumatay kay Jubilin dahil ang aking pagkakaalam sa sarili ko, buhay si Jubilin. Ngayon, kung kayo man ay nakakaalam tungkol kay Jubilin, lalo na ang pamilya, hindi ba kayo napokonsensya na kamag-anak mismo ninyo ang napaparusahan para palabasin lang at patahimikin ang issue para kay Jubilin? Hindi ba kayo naaawa niyan? Basahin natin to. Wala kasi tubig, bawal dito sa loob ng studio ang tubig. Sabi rito, mga gunggong, mga ingot ang mga yan. At may grand conspiracy at cover up ba dyan? Oo, tama po. Oo, kahit kunti lang. Sabi nga, mayroon daw medyo galit na. Alam, kilala ko itong taong ito, hindi ko lang babanggitin ang pangalan. Naiintindihan niya. Tama yung sinabi. Grand conspiracy ang nangyayari. Gloria. Mayroong cover up. Totoo yan. May cover up. Ang kawawa ito, yung tao mismo pinagbibintangan. Mantakin mo maganda ang layunin. Pumunta doon, sumurinder dahil nasaksak niya yung kanyang pinsan sa inuman. After 2 days, bigla nang sabi na siya pumatay kay Jubilin. Samantalang siya kasama noong maghanap kay Jubilin. Halatadong halatado. Kaya dito sa source namin ngayon, sino ang may hawak kay Jubilin? Yung official ng PNP? O yung negosyante? O yung politiko? O, bakit ngayon ang mga kamag-anak o yung pamilya ni Jubilin, hindi mo na mababanaan sa kanilang mga mukha ang pag-alala? Makikita mo ngayon ang kalungkutan nung nanay na pinaghinala ang suspect. Sana mga ganitong mga klaseng mga pulis, kung sino man yung inyong kinukobera.